morally, legally, historically, ang lupang yan ay amin. Pamagi na rin po ito. Ng matagal na namin pagigibaka sa pagdidesisyon ng Korte Suprema na sana ay noon pa ginawa na niya. Kagyat na ipamahagi o ibalik na ang lupa sa amin dahil yan ay batas na desisyonan na ng Korte Suprema, so kailangan na namin utusan ang Department of Agrarian Reform para kagyat nang ibalik yung lupa sa aming mga manggagawang buhay na walang anumang kasunduan sa pagitan ng Kuwangko at ng gobyerno. Hindi kami papayag na bayaran namin sa gobyerno yan at hindi kami pwedeng pumayag na dumaan sa just compensation dahil ang perang ibabayad sa pamilya Kuwangko ay pera ng bayan na manggagaling din sa amin. Ibig sabihin, walang karapatan ng pamilya Kuwangko na tumanggap ng pera at wala rin karapatan ng gobyerno ng Ninoy Noy Aquino na bayaran ng kanyang pamilya dito. 1957 pa nung binili sa, nung umutang sila ng pera sa Banko Sentral, pagkatapos ng 10 taon ng kontrata ay pamagi na sa manggagabuti. Dinabag nila yun hanggang 5 dekada hanggang kasatuhan. Kaya napilitan kaming lumaban tungkol sa lupa kasi yung patakaran nilang pasahod, yung 950 pesos yung 50 centavo, wala na kaming nung mag-welga nga kami 2004, sahod at trabaho lang inihingin namin na hindi pa binigay. Kaya yun. Kaya sila mismong nagturo na paano kami lumaban. Tuloy-tuloy na pagdibakan, paglaban at pangangalampag sa tuwid na daan na sinasabi ni Noy Noy. Kung tatama ba siya sa tuwid na daan o ililiko niya dahil sa interes na ng pamilya niya ang tatamaan. At siyempre, kailanman hindi namin inisip na puprotektahan niya kami dahil nakasaalang-alang ang interes ng kanyang pamilya. Hindi kami pwedeng magtiwala sa kanya. Alam naman namin na simula sa tuso naman sila ang pamilya ko at saka akin. Kahit ipamagi na yung lupa, tuloy-tuloy pa rin ang laban. Hindi pa rin kami galpante dahil sila pa rin ang nasa puder. Pwede pa rin nilang makuha sa amin kung anong klaseng paraan.